Kasabay nga po ng pagpasok ng Golden State Warriors sa playoffs ay niyabangan na rin naman nga po ni Klay Thompson si Kevin Durant. Yan nga ang ating unang storya na pag-uusapan dito sa ating pinakabagong video na susundan ko na rin ang balitang nagpaparamdam na nga po si Andre Drummond sa Golden State Warriors at ang balitang sinisisi na ng Los Angeles Lakers si LeBron James. Bakit kaya? Kaya tara, halina't alamin natin to. Sa kabila nga po mga idol ng ilang beses na pag-struggle ng Golden State Warriors sa kanilang mga laro ngayong taon, ay isa pa rin naman nga sila sa mga itinuturing na pinakamalakas na kupunan na mayroong mataas na tsansa na makakuha ng kampeonato. Ayon pa nga po sa naging pahayag mismo ni Klay Thompson sa harapan ng media, kahit man nga daw po nabuwag na ang dati nilang nabuong super team, ay nariyan pa rin naman nga po sa kanilang lineup ang ilan sa kanilang mahahalagang manlalaro gaya na lamang ni na Stephen Curry at Draymond Green. Samahan mo pa nga po ng pagkakaroon nila ng ilang mga batang player gaya na lamang ni na Jordan Poole at Andrew Wiggins na maaasahan nila sa kanilang mga laban. Kaya napakalaki nga daw po ng kanyang tiwala sa kanilang kasalukuyang lineup. Bali, ang naging pahayag rin naman nga daw po ni Klay Thompson ngayon ay isang patama na rin sa kanyang dating kakampi na si Kevin Durant na nahihirapan pa rin ngayon na makakuha ng kampeonato simula nang umalis siya sa Golden State Warriors. Nahihirapan rin naman nga ito na buhatin ang kanyang kupunan ngayon sa Brooklyn Nets na kinakailangan pang makipagsapalaran sa play-in tournament bago sila makapasok sa NBA playoffs. At gayong napag-usapan na nga po natin ang kupunan ng Golden State Warriors, ay dediretso na nga tayo sa ating pangalawang storya na pagkukwentuhan ngayon. Sa naibalitang nagpaparamdam na nga daw ang kanilang kupunan o sa kanilang kupunan si Andre Drummond. Alam naman nga po ninyo mga idol na nangangailangan ngayon ng isang sentro ang kupunan ng Warriors kasunod ng pagtatamo ng injury ng kanilang batang big man na si James Wiseman. Bale, isa nga po sa mga kahinaan ng kanilang lineup ay ang kanilang front court na siyang rason bakit parati silang dinodomina ng kanilang mga nakakalaban pagdating sa ilalim ng basket. Kaya inaasahan na nga na isa ito sa mga aayusin at pagtutunan ng pansin ng kanilang kupunan sa darating na offseason. Mabuti na lamang nga po ay marami naman nga po mga sentro ang magiging available na sa free agency at kabilang na nga po sa mga binabalakang kunin ngayon ng Warriors ay si Andre Drummond na nagsisimula na nga pong magparamdam sa kanila. Ayon nga sa naging pahayag nito, hindi rin naman nga siya mananatili sa Brooklyn Nets gayong mas gusto nga po niyang mapapunta sa isang kupunan na makakapagbigay sa kanya ng oportunidad na makapaglaro ng mahaba-haba sa loob ng court at makakuha ng kanyang kampiyonato. At ang lahat nga po na mga yan ay maibibigay sa kanya ng Golden State Warriors. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya na pag-uusapan dito, patungkol naman sa balitang sinisisi na nga po ng Los Angeles Lakers ngayon ang kanilang best player na si LeBron James. Dahil nga po sa tagilid na ang sitwasyon ng kanilang kupunan ngayong taon ay hindi na rin naman nga po napipigilan pa ng kanilang mga player at fans ang kanilang emosyon patungkol sa pinagagagawa ng kanilang kupunan at ng kanilang superstar na si LeBron. Patapos na rin naman nga po ang kanilang kampanya ngayong taon kaya binibilang na nga po ngayon ang mga nagawa nilang pagkakamali noon gaya na lamang ng naging desisyon ni LeBron James na hindi pagkuha kina DeMar DeRozan at Buddy Hield. Ayun nga po sa naging pahayag mismo ni Magic Johnson, kung meron man nga daw pong isang tao na dapat sisihin ngayon sa palpak nilang lineup, eto nga daw po ay walang iba kundi si LeBron James gayong mas ginusto nga po nitong kunin si Russell Westbrook na parating nag-i-struggle kesa kina DeMar DeRozan at Buddy Hield na merong magandang laruan ngayong season. So that's it, ang mga idol, ang ating unang balita ngayong araw na ito na ating pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga videos na ina-upload ko. Bisitahin at ilike nyo na ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayo mga NBA updates doon. Shoutout sa lahat! Maraming salamat mga idols!